Morning guys, welcome back to our channel. Ayan nga guys, so good morning, it's 8 o'clock in the morning here in UAE. Basically, sad man. So, bagong gising lang guys, and I hope you are doing well, you are safe, and more blessings to you and your family, and good vibes lang tayo para sa guys. So ika nga spread love. What? Or spread good vibes or positive vibes, and God bless. Today, so punta tayo ng kusina, and yung unang gagawin niya pagkagising sa umaga, ito yung ginagawa ko guys. So let's go and punta tayo ng kusina. Woke up like this. Nagising lang guys. Good morning sa inyo. Good morning here from UAE to the world. What? So, yun nga. Ang unang gagawin natin ay magpipitas tayo ng putas sa ating munting hardin. Okay? Nandito ngayon tayo sa kusina, and yung munting hardin natin ay nandito sa may bintana. Tingnan, slipin natin. Tingnan natin kung anong pwede nating makuha sa araw na ito sa ating munting hardin sa kusina. Are you ready? Let's do this. Yellow balloon? What? Bayabas? What? Pira? What? Kalabasa? What? Kung malaking kalamansi? What? Dilaw na kalamansi. Ayun. Siyempre, lemon. Woo! Lemon tea, very pretty. Alam mo yung kanta niyo, di ba? Bagong kanta yun eh. Ayan, ayan, ayan. So, kapitas tayo ng lemon. Munting lemon sa atin. So, dito pinipitas ko lang yan. Dito sa munting hardin natin. Napaka-precious nito, yung hardin nito. Tinanim natin ito simula nung February 1. Oo, naalala ko, February 1. Tapos ngayon, nasa March na tayo. So, isang buwan nang nakalipas. Biruin mo lahat ng mga prutas. Minsan, yung gulay dito ko rin kinukuha. Diba? Ayun, ngayon, lemon ang nakuha ko. So, anong gagawin natin sa lemon? Ha? Yung lemon ay isang siyempre, vitamin C, of course. Pero, toxins, flusher, or remover.
good for the kidney. So ang gagawin natin, inumin natin. God gave you lemons and you have to make a lemonade. Let's go. Let's do this one. Siyempre, sa ating mahiwagang cabinet. Here we go. Kuha tayo ng panghiwa. Fresh na fresh ang hiwa. Juicy! Masarap! Lemon! Ang ganda. Ang ganda ang tignan, diba? Yun, extract na natin yung katas niya, yung juice niya, okay? At saka, iinumin, of course. Ngayon guys, kukuha na lang tayo ng paglalagyan ng juice, okay? Meron tayong juicer or juice extractor, pero hindi natin gagamitin yun. Gagamit lang tayo ng kutsara or tinidor. Okay, but before that, kukuha muna tayo ng tasa or baso. Okay, here we go. Sa may wagang cabinet. Yun. Ito, pwede na ito. Natin is ilalagay natin dito yung juice niya. Okay? Ayan. Kung sa kalamansi pwede natin. Ito malaki kasi. Pero pwede na rin. Ayan o. Mag-ano siya. Makatas na juicy siya. Ayan o. Tiga. Tiga naman guys. Sangat makakain. Tiga in lang. Okay. Yan. So yan, yung mga ganito. Pwede pa yan. May mga juice pa yan. So, yan na yan. Ang gagawin natin ay i-scrape natin or yan natin ng kutsara or tinidor. So, yun. So, tapos na tayong pumiga sa isa. Yung another half na yan naman. Ayan. Magandang ano, pang yung picture ng lemon. Maganda. Ganda tingnan. Ayan, itong wala natin para makita nyo yung pagtulon ng katas walang juice na yun. Ganda pag mas ganyan, ano na? Pag
dulo ng juice sa meron ko lang. Pigain lang. Hanggang sa makain yung pigain. Basta may malabas lang na yung juice or katas niya. Marami-rami na rin. Pero advice ko sa mga ano, sa mga may gastro arthritis ba yun? O yung mga ulcer, avoid yung inimilito ah. So, yun ito kasi parang di yata ano, maganda. Pero wala naman kayong issue sa ano, sa chan nyo, sa intestine or something. Maganda siyang ano, gawin araw-araw. Tsaka ayan, diba yung ginawa ko tayo guys dati nung nagkaroon ako ng ano na hindi nagkaroon ako ng bato sa gallbladder, yung gallbladder stone. So basta ko ng doktor na operahan at kunin yung mga ano doon, mga yung gallstone nga. So ang ginawa ko, bakit ako magpapa-opera ang ganyan? Kasi sumakit na siya. Tapos nagpa-ultrasound ako. Hindi naman siya gano'ng kalaki. Pero daw, may posibleng ano siya, lalaki. So mas mabuting tanggalin na yon. Sabi ko, bakit gano'n? Meron naman sigurong natural way para makuha yung ano or malusaw o matunaw yung gallstones. So ang ginawa namin, umuwi kami ni mama ko tapos nag-search ako sa internet. Pag-search ko sa internet yung apple juice daw, yung apple mismo, i-extract mo yung juice niya. Tapos yung inumin yun, yan, inumin yun. Tapos yun, nagkita din ako ng additional info. Yun nga, yung lemon. So, bago yung apple, lemon muna yung iniinom ko. Ayun, i-extract ko nga to, katulad nito. Yan. Tapos, inumin ko lang ng diretso. Walang honey, walang halong tubig, walang sugar. Ayan, puro siya, puro, pure. After extraction, inum na diretso. So, ang unang taste dito is, meron siyang, ano, yung, siyempre, yung maasim, parang gano'n. Tapos, after that, pag nalunok mo na siya, meron siyang aftertaste na sweet. Oh. So kung ano, i-try niyo din guys kung minsan. Pero payo lang doon siya, may mga problema sa ano, sa chan, yung mga ulcer, gastroenteritis, mga ganun. So wag niyo gawin 'to. Ayun. Ginawa ko lang to dahil nga yun sa ano, pagpa-flush ng toxin daw, ito yung gagawin, yung lemon. First thing in the morning, pagkagising, ito ang gagawin. Walang halong mga sugar, asin, or honey, or anything. Wala. Puro lang. Ito lang ginawa ko. So, I guess, nakatulong ito sa ano, sa paglusaw, pagtunaw ng gallstone, saka yung pag-flush ng toxin sa chan or sa liver. Okay? So, yun. So, inumin na natin. Huwag na patagal. Pagka-extract, inumin kay God. Okay? Here we go. Are you ready?
Wow! Ang sarap ng lemon. Grabe. Pagsanay na kayo, napakasarap ng lemon. Puro. Walang halong sugar, honey, or anything. Pagka-extract nyo ng juice, inom ka agad. Number one, tulog sipon ko. What? So yun. Super grabe. Ang sarap ng lemon juice. Purong-puro. Okay. Pero sa inyo guys, kung hindi nyo kaya, for yung first time nyo palang na uminom ng lemon juice, yung pure, I suggest na maglagay kayo ng honey or sugar or lagay nyo ng tubig, warm water. Ayun, tapos inumin nyo. Pero unti lang. Yung pang ano lang. Yung, anong tawag doon? Yung pangtanggal lang ng yung asim or ano, para hindi kayo magulat. Hindi kayo magulpi di gulat. What? Yun yung gagawin nyo. Pagkagising sa umaga, uminom ng lemon. Tapos, mag-wait ng siguro mga isang oras or isang oras bago kumain. Nagpa-flush yung toxins, nagpa-flush ng lemon. Pina-flush yung toxin sa katawan. So ayun yung pala guys, oh. Kita niyo yun? Yun ang juice extractor apple. So bumili yun nga ang kinakwento ko, yung may nagga-gallstone ako. Ayaw ko magpa-opera. So, nag-search ako kung paano ang gagawin. Ang parang home remedy. Yung kung sino yung may gallstone, ano ang gagawin in a natural way, how to flush or tunawin yung gallstone in a natural way. So, I heard about the apples na meron siyang tinatawag na ano doon. Basta, yun daw yung makakatulong ng panglusaw or pagtunaw ng gallstones or bato sa abdo ba yan? No. Yan. So, itong ginamit, bumili kami kagad. So, pagbili namin, siyempre, bumili kami ng mansanas. Siyempre, mansanas ba naman? Siyempre, paborito natin yung mansanas. Kainin, di ba? Yung pala, guys, mas effective din yung, ano, yung pag-absorb sa katawan natin. Yung pag-extract ng juice ng apple. Diba? So, kasi pagka yung buo, siyempre, tutunawin pa yan. Ida-digest pa ng katawan natin. Pero pag nasa juice form na siya, diba, ang bilis na lang ano, mag-absorb ng nutrients or ano, yung mga ano doon. Ang tawag doon? Basta ganun sa katawan natin. Yung juice form. So, mas mabilis yung pag-absorb ng katawan natin. E, paulit-ulit tayo, absorb eh. What? Ayun. So, bumili kami ng ano, ulit na naman. So, bumili kami ng ano, galing doon sa hospital, umuwi kami kaagad. Ayaw ko kasi magpa-opera. Tapos, bumili kayo. Nag-search ako. Search muna ako sa website. Sa internet. Si Mr. Google. Nag-research ako doon. Tapos, hinanap ko yung how to remove gallstones naturally. Ayan. So, yan ang hinanap ko. Yan ang sinerch ko sa Google.
lemon juice and olive oil. Diba? Tapos yung apple juice at saka vegetable oil. Pero chinis ko yung lemon juice, olive oil at saka apple juice. Yung vegetable juice ay later na yun. Ayan. So, mag-breakdown kayo, makikita niyo yun. Paano i-flush out ang gallstones? Ayan. Olive oil, herbs, and some types of juices. Ayan. So, apple juice ang natin. Ayan. Yung marami pa dyan, ano, pagpipilian. Ayan. So, gallbladder cleansing or cleanse. Yun ang isang ano din. Yun, apple juice, diba? Ayan. So, kita, yun ang inano ko. Sinunod namin yung apple juice tsaka yung lemon. So, in-extract namin. Bumili kami ng 1 katutak na apple. Tapos, bumili kami ng juice extractor din. Tapos yung parsley. Ayan. Olive, i-mix mo yan. Tapos i-extract mo muna yung apple. Extract yan. Tapos ilagay mo yung ano. Yung apple cider din. Pwede rin. No? Ayan. Apple cider. Organic dapat. Lahat dapat organic para walang halong chemicals. Surgery. So, dadako tayo sa surgery ng gallbladder stone removal. Ano-ano kaya ang mga types ng surgery kung paano i-remove yung gallstones sa abdo o sa gallbladder? Una, yung incision. Tsaka laparoscopic. Yung incision naman, yung i-open. Kung ibubuksan talaga yung ano mo, hiwain yung tiyan mo para makita yung gallbladder. Tapos yung pangalawa ay yung laparoscopy or hindi na kailangan bubuksan for hiwain yung tiyan mo para makita yung gallbladder. Insert na lang yung mga aparatos doon sa mga may camera doon, sa mga tube doon para doon na mismo sa loob yung magaganap ang pag-opera or pag-surgery, pag-remove ng gallbladder. Ito ngayon yung mga itsura ng mga gallstones. Iba-ibang klase pala. Iba-iba yung itsura. At iba-iba yung sizes. So, depende yun sa ano mo pala, sa kinakain mo or anong iniinom mo. Doon nagpo-form yung ano, yung bato o yung gallstones. Ayan. Ayan. May maliit, may malaki, may kulay berde, may kulay dilaw, ginto. So, thank you for watching and I hope nag-enjoy kayo kahit ganun ang ginawa natin. Kwento-kwento, tapos yun lang. What? So, thanks for watching. Keep safe and God bless and see you on the next video.